Okay, alright yan. Welcome back ulit sa Rapido TV. At kumusta po mga kaibigan? At sa ngayon po, magbigay lang po tayo ng reaction update dito po sa ating inidolo na si Sir Tommy Abili aka Bigwas, na siya po ang isa sa nakatulong kay Leobert na dinidiin po ng mga kapulisan doon po sa pagkawala ni Jovelyn Guillieno. At halos pamilya ni mga kamag-anak, no, ni Leobert Dasmariñas ay tinalikuran po siya, no. At buti na lang andito po si Sir Tommy Abili at kasama po niya si Ma'am Angie, no, na tumulong at hindi talaga nila pinabayaan si Leobert hanggat na-dismiss po yung pong kaso na pinaparatang po kay Leobert Dasmariñas. Kung inyo pong natandaan, yung pong si Jovelyn Guillieno, yung isang working student, no, na nagtatrabaho po dyan sa Puerto Princesa na sa panahon po na siya ay uuwi na ng gabi, ay bigla na lang po nawala, no, at hindi na po natagpuan hanggang ngayon. At wala pa rin pong hustisya na nakakamit po sa nasabi pong dalaga. Kaya itong si Sir Tommy Abili, nung siya po ay hindi pa nagkasakit, talagang pinagpatuloy po niya ang laban patungkol po sa paghanap ng hustisya nito pong kay Jovelyn Guillieno, dahil ay lumapit naman po yung ama ni Jovelyn Guillieno. Kaso po ay nangyari na si Sir Tommy Abili ay nagkasakit po siya, no, at matagal din po siya sa ospital at naoperahan nga siya. At yun nga ay tinanggalan daw siya ng abdo, no? At sa ngayon po ay hindi pa po totally fit si Sir Tommy Abili, no? At kakalabas lang po nga niya ng ospital. Ayan, no? At makikita po natin dyan sa ating screen, no? Talagang kumapayat po si Sir Tommy Abili, no? Sa mga nakakilala po kay Sir Tommy Abili, at alam ko po dito po sa aking channel ay marami po ang mga talagang solid supporter ni Sir Tommy Abili. At kita nyo naman po ang diferensya, no, sa dating Tommy Abili at sa ngayon, no, malayo po at talagang pumapayat po sa Tommy Abili dahil nga ay sa kanyang sakit, no, at hindi pa stable talaga, no, ang kanyang kalusugan sa ngayon, no. Kaya ay dapat si Sir Tommy Abili ay medyo magpahinga muna, no, para bumalik po yung lakas niya, dahil alam po natin pagka may natanggal na po na part sa ating katawan ay talagang may iba na po na ating maramdaman, hindi na po katulad kung dati na wala pang nawala sa ating katawan na part ay magawa po natin lahat. Sa ngayon po ay may mga bagay po na hindi na po natin pwedeng gawin, di ba? So dito po mga kaibigan, itong si Sir Tommy Abili ay naimbitahan po dito pong mga dalawang host, no. Itong isa si Ma'am Angie po ito, isa din po 'yan sa tumutulong din kay Leobert, ano. At dahil nga dito po sa issue ng sabing sabuatan, ano, patungkol po ito sa illegal na droga, no. At alam po natin diyan sa puerto, malakas din po ang illegal na droga diyan, dahil nga ang ting nabalitaan diyan ay may mga koneksyon daw sa ating ibang mga kapulisan dyan at mga opisyal pa ng pulis, ang mga protector. Yan po, no, ang talagang napakasakit po ngayon sa nangyayari po sa ating bansa, dahil nga marami na po member ng hanay ng kapulisan ang sangkot po sa illegal na duga. Kaya talagang bumabalik po sa dati ang nangyayari po na lumagana po itong duga, no? At ngayon nga si Sir Tommy Abili, kahit nga hindi pa po siya totally fit, ay talagang nagbigay po siya ng kanyang opinion patungkol po dito sa lumaganap na illegal na duga dyan po sa Puerto Princesa, no? At ito nga, panoorin muna natin mga kaibigan para marinig po natin kung ano man ang sasabihin ni Sir Tommy Abili o update, no, patungkol po dito sa kanyang pag-ere sa ngayon at kasama nga niya itong si La Ma'am Angie, no. So ayan, at panoorin muna natin. Bakit walang nag-imbestiga? Sa tingin ko,
kasi sir, baka malamang mayroong sabuatan yung PNP at saka si Ate. Yun lang sa tingin ko. Kasi ako, parati ako sa Justice Hall, hindi ko yan siya nakita doon. Na sana man lang, yung sabi nga ni Sir Tommy, na sana pinaimbestigahan. Yan, dahil lantara, nakakahiya po sa atin. At saka ang daming naplantiran. Yun lang masakit. Yes, oh, diba? Isa na sa mga naplantiran dyan, yung hawak ko ngayon nakakulong. Yun ang masakit, mga kaibigan. Ano? Yung mga tataniman ka, no? Ng ating mga kapulisan. So, talagang napakasakit po. Kahit na hindi ka gumawa, hindi ka gumagamit ng illegal na druga dahil sa pagtatanim, eh bigla ka na lang nasangkot sa illegal na druga. At ang masakla pa dyan ay kung sakali na madala mo sa pakiusap at siyempre may halong pira po yan, di ba? So malusutan mo yung pong pagtanim. Pero kung wala kang pira, ay talagang tuluyan kanila. Katulad nga kay Leobert Desmariñas na diniin lang po nila doon po sa kaso pagkawala ni Jubing Galino. Buti na lang at andito si Sir Tommy Abili at sila si Ma'am Angie na tumulong at nalusutan nga ni Leobert at na-dismiss yung kaso. Di ba? Ganun po ang masaklap dyan, mga kaibigan. Ang para po sa akin, mga kaibigan, ang masabi ko po na sana po ay aksyonan ng nasyonal itong pangyayari dyan sa Palawan. Huwag po nilang hintayin na maging katulad po sa nangyayari dyan sa Negros Oriental, no? Na may isang gobernador ang pinatay bago po nila ginawa ng aksyon. Sana po ay hanggat maaga na wala pang mga talagang nangyayari na may mga opisyal na mapas lang, eh gawa na lang ng aksyon, di ba? Kahit nga yung pangyayari kay Jubing Galino, hindi man lang nila binigyan ng talagang pagsisiyasat ng malaman kung sino ang talagang salarin sa nasabi po na pagkawala ni Jubing Galino. Diba? Hanggang ngayon, wala pa pong hustisya na natanggap, di ba? Ganun po, mga kaibigan, pagka mga ordinaryong Pilipino lamang ang biktima, eh para bang wala po silang aksyon na gagawin. Pero pagka isang tao na kilala, lalo na pagka politiko, eh buong force ng ating government ang ipapadala, di ba? Sa nangyayari po kay Gobruel Digamo, kinabukasan, nagpahatid ng ilang batalyon na mga militar doon po sa Negros Oriental at pinalitan yung lahat po ng mga kapulisan doon. Diba? Kaya dito po sa Palawan, Puerto Princesa, huwag pong hintayin na mangyayari yung ganun, na sana agapan na nila ng maaga pa itong mga nangyayari dyan sa Puerto Princesa. At maaari, palitan po lahat ng mga PNP dyan. Diba? Palitan po nila. Palitan na ng mga bago para po ay bumalik sa normal yung pong pamumuhay ng ating mga mamayan dyan. Dahil sa ngayon, marami pong takot dyan. Dahil nga ay pagtripan ka, ay bigla ka na lang nilang kapkapan at tataniman. Ngayon po ang mahirap dyan, mga kaibigan. Sabi ko nga, mag-antay kang demonyo kang midyor ka. Alam ko namang pinahahanting ninyo ako. Salamat kayo. Nagyabang paraw eh. Dalawang buwan na sir, hindi na nagbo-broadcast. Kasi patay na ata. Grabe talaga. Nagkataon lang na inoperahan ako, tinanggalan ako ng abdo. Huwag kang mag-alala. Papatutubuan kita ng kiksa sa puwit. Bawal pa sa akin ng stress eh. Pero inimbitahan ako itong dalawa na ito dahil naawa ako dahil yung kanilang programa tinapatan pa. Ang gustong pag-usapan ngayon, bakit hanggang ngayon yung manager ng Bandera na si Louis La Rosa hanggang ngayon walang nag-imbestiga?
napakalakas pa naman sa Justice Hall. Di ibig sabihin may sabuatan dito. Huwag na ninyo kaming lukuhin. Nag-VIP pa yan pag pumasok doon, sir. Oh, kita nyo? Alam ko yan kasi naging, bago po ako dito, nagtrabaho rin po ako ng 7 years siya tayo dyan. Naging casual contractual po ako dyan. Naka-VIP pa po siya pag pumunta doon. Hindi ko pa yan siya kilala dati. So, nalaman ko na siya yan. Sabi ko, bakit naka-VIP? Makita nyo na, adik yan, naka-VIP. So yan mga kaibigan, no? Sa mga hindi po nakakilala, dyan po sa kanilang pinag-usapan na si Louis, Louis La Russa, no? Yan, at isa po yung radio broadcaster din at parang manager ata dyan sa, no, sa isang station ng radio. At may mga video nga si Sir Tommy Abili, no? Nalantaran po, no? Na umihigo po ng magisarap, no? Itong si Louis La Russa, no? At yun nga ang pinagtaka ni Sir Tommy Abili, eh wala man lang pong nangyari na pag-imbestiga dito po, no? Sa isang Louis La Russa. So kaya ay masabi natin na talagang malakas, malakas. At talagang may busing-busing po yan, mga kaibigan, ganun po yan pagka nandyan ka po sa business na yan na mga illegal na duga, may busing po yan. Ni wala man lang isa, ni politiko walang umano dyan. Ibig sabihin may sabuatan, mahalakas pa manghingi yan. O diba, diba Louie, ako pati nga nahingian mo ko eh. Hindi mo kalain broadcaster akong gunggong ka. Kaya yung bandera, wala nang kredibilidad yan. Antay kayo na gumaling lang ako ng husto. Pasalamat ka, nagsusuka pa ako. O, kayo dalawa, sige. Alam mo na ako ha. O, sige sir. Salamat sir sa aming imbitasyon. Actually talagang matagal na namin siyang inimbitahan at gusto po naming patunayan na buhay. Na buhay. Malakas hindi po tumulto. Nahawakan po namin o. Baka sabihin niyo multo. Nasa mga ko, hindi po tumagos. Pero pumayat. Pumayat nga lang. Pero mas maganda na pumayat. Mas pa po siya ngayon. At saka mas pumuti. Kasi partner, ang sabi daw ni Major Manalo, hindi na nag-group kasi. Kasi bigwas. Ilang buwan na ako. Patay na. Ako nakikita ninyo. Nakawakan. Hindi po tumagos. Hindi ako tumagos. At saka, hindi pa yan mamamatay si Bossing. Maraming nagpipray sa kanya. At maraming tao pang umaasa sa kanya. At nag-aantay. Mag-antay lang kayo sa pagbabalik ni Bossing. Ayan. So maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir, sa pagpakunlak nyo sa aming, ano. Pero mayroon lang ako, mayroon lang ako tanong kay Louie. Louie, hindi ba sumakit tayo nga mo sa dalawang babaeng ito? Grabe ka sa akin. Tayo nga. Diba? Ewan ko lang. Ewan ko. Baka ngayon, ando, nagtakip ka na ng tayo nga mo ngayon. Nakahit ko na, sir. Okay, mga kabigwas, abangan lang yung pagbabalik ko. Maraming salamat po sa inyong mga. So yun mga kaibigan, yan po no, ang update po natin kay Sir Tommy Abili. No? Sa ngayon po ay hindi pa po totally fit no, si Sir Tommy Abili. Pero andyan po, nakikita po natin at sinisika po ni Sir Tommy Abili na muli po siya magkapag-airy. No? Dahil marami pa po ang kanya pong gagawin at hindi pa nga tapos. Yun pong pinaglaban niya doon po kay Jubeng Galino, yung pong ama ni Jubeng Galino ay lumalapit po kay Sir Tommy Abili. At isa pa, ito pong mga illegal na ginagawa dyan sa Puerto Princesa. No? Yan po ang talagang tinatarget ni Sir Tommy Abili na masugpo po yan sa pamamagitan po ng kanyang pag-eri ay para po itong mga kababayan natin dyan sa Puerto Princesa ay balik na po sa normal yung punggal ng pumuhay. Dahil pagka ganun po kasi mga kaibigan, marami po yung mga gumagawa ng illegal, yung pong safety po natin ay talagang delikado. Alam mo naman ang epekto nito pong pulburon ay minsan nga ay sariling ina pa ay ginagasa na ng anak, diba? So talagang delikado po yan. Kaya ay yun ang sinisikap ni Sir Tommy Abili, no? At sana po ay
Pastor Recovery at makabalik na si Sir Tommy Abili sa kanyang pagbo-broadcast para po ay may kumakalaban na naman dito sa mga gumagawa ng illegal yan sa Puerto Princesa. Okay? At pag-pray lang po natin mga kaibigan, no, ang tuloy-tuloy na paggaling ni Sir Tommy Abili at Past Recovery para ay makabalik na po siya sa pag-ere. At ito po ang aking update sa lahat po ng mga nagtatanong sa akin kung nasaan si Sir Tommy Abili, at iyan po si Sir Tommy Abili. Medyo pumayat lang po siya. Pero madali lang po yan bumalik sa dati niyang katawan pagka totally fit na po siya, di ba mga kaibigan? So ang importante lang po ay tamang pahinga at pag-alaga sa sarili para po ay tuloy-tuloy po ang recovery at paggaling at makabalik na po sa ere. So hanggang dito lang po muna mga kaibigan, at kung may mga komento man kayo, public opinion, pakicomment lang po sa ating comment section. At ako po ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa aking YouTube channel, at sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, kung nagustuhan po ninyo ang aking mga ginagawang kuntin, pakisubscribe na po at paklik ang notification bell para palagi po kayong ma-update sa mga gagawin ko pang mga video. At pakilike na rin po itong video natin kung nagustuhan po ninyo mga kaibigan. Okay? At see you po sa next video ko. God bless sa lubas.